Hello guys! Magandang araw sa lahat. Welcome to my channel. So ngayong araw guys, or for today's video, ay pag-uusapan natin about sa rebonding. Ayan, marami kasi guys nagtatanong kung nakakasira nga daw ba ang rebonding, di ba? Bago magpa-rebond ang iba, nagtatanong sila kung safe ba talaga ang rebonding. Pagka yung hair naman natin ay virgin hair pa, di ba? Mga buhag-hag, kinky, at may mga buhok naman na kahit hindi nagpa-rebond, hindi nagpa-kulay, walang pinagawa sa hair, pero talagang dry na, no? Minsan, pagka tayo ay, mas madalas, no? Yung hair natin ay mas nabibigyan ng buhay pag ito ay ating pinariban. For example, itong buhok na to, di ba? Ayan, tingnan nyo. Oh, super dry niya, kinky, buhag-buhag, bakapan. So, pag nariban natin, yan guys, yan ang magiging result niya. So, alin mas pipiliin mo? Yung kanina or ito? Di ba? So, hindi naman talaga guys, totoo na nakakasira ang pag-papariban ng buhok. Depende lamang yan guys sa gumagawa. Nasisira lamang talaga ang buhok na nililiban kapag ito ay unang-una kasi may mga, sa pag-dipend kasi ng mga book, kailangan din tayo na dapat meron tayong mga dapat tandaan, mga dapat iwasan bago iriban ang book ni client. Di ba guys? Unang-una, bago natin iriban ang book ni client, tatanungin natin na nagpakulay ba siya? Di ba? Dati ba siyang may kulay? Kapag ito ay ganito kalay, kasi may halo na rin itong tissue, no? At bigla kong initim, tapos biglang initim ni client at nakaisip siya magpariban. Ngayon, yung hairdresser naman, hindi siya nagtanong kung nagkulay ba siya, ano bang ginawa niyang preview sa kanyang buhok. Akala na, natural hair color yung pagka-black niya. So, doon nagkakaroon ng pagka-damage, pagka-patay ng buhok, or pagka-lagas. No? So, kaya kailangan importante talaga guys, kahit ikaw, kayo na client, bago mag-papariban, sasabihin sa iyong hairdresser kung ano yung previous na ginawa sa hair mo. For example, nagpa-highlight ka, nagpa-kulay ka, nagpa-bleach ka, tapos initim mo siya. So, dapat alam yun ng hairdresser na gagawa sa'yo para maiwasan yung pagka-damage ng buhok. Dahil doon talaga guys, nagkakaroon ng damage or pagkasira, pagkalagas, pagkakalbo ni client. Kapag nanggaling sa mga bleaching, yan, bleaching, galing sa highlights, galing na sa paulit-ulit na kulay, kahit na hindi bleach, basta ulit-ulit na siyang pinulayan guys. So, kailangan alam ng ating hairdresser na gagawa na marami talagang ganyang pangyayari na pangyayari sa mga client or at sa mga hairdresser ang ganong mga kamalian, no? Kaya dapat sa ating mga client, ikaw na nanonood ngayon, ikaw ate, ikaw besh, di ba? sa mga kananayo dyan, dapat bago tayo magpapagawa, sabihin natin sa ating hairdresser kung ano yung ating previews na ginawa sa hair natin, no? Yun ang dapat pakatandaan. So, yun ang dapat iiwasan na iriban kapag galing sa bleach, yan, galing na sa paulit-ulit na pagkulay. Ano? Pero guys, hindi naman nakakasira na iriban ang buhok kung galing sa color, no? Dapat lamang alam ito ng ating hairdresser. Kasi guys, pwede naman po talaga iriban ang may kulay ang buhok. Pwede po yan. Basta hindi lamang po na bleach, hindi na highlights, no? Pag kulay lang, galing lamang sa kulay, isang beses, dalawang beses, pwede pa po yan i-riban. Ang mahalaga po alam ni hairdresser kung tayo ay nagpakulay na, no? Tapos tinakpan natin ng itim. Yun po yung mga dapat nating alam natin para naiiwasan po yung pagkasira ng buhok. Ano po guys? So ayan, kasi ako naman guys ay sa 18 years na ang pagiging hairdresser ko, so may mga client ako na high school ko pa lang sila na umpisan na iriban hanggang sa nakatapos na ng college, hanggang sa may kinasal na, hanggang sa may mga anak na, ay halos taon-taon ko naman silang naririban, pero hindi naman po nangyayari yung gano'n na nakakalbo, nasisira. Diba? Lalo na po kung once a year lamang tayo magpapariban, hindi naman po yun masama, no? Once a year pwede tayo magpariban. Para tumutubo muna yung bago nating buhok, kasi sa isang taon, halos kalahati na yung itinubo ng hair natin, so pwede na natin iriban yan. So kami mga hairdresser, alam na namin yung tamang proseso. Kung ikaw ay galing sa riban, kung ikaw ay galing sa kulay, alam po namin yan. Kasi ang malaga po, malaman namin sa aming mga client na sila ay galing sa kulay, ilang buwan na ba? Kasi yun ang dapat alam namin mga hairdresser eh. Ilang buwan na ba siya galing sa kulay? Ilang buwan na ba siya galing sa riban? Yun lamang po ang mahalagang malaman namin mga hairdresser bago namin i-riban ang buhok ni client. Dahil alam na po namin kung hanggang saan lamang namin dapat lalagyan ng gamot ang part ng buhok, no? Yan. So, yan po ang ating natin, di ba? Yung buhok natin, sabi nga, crowning glory natin yung ating hair.
So, ayan, kaya wala naman pong bawal pakita galing sa kulay ang ating buhok. Basta ang mahalaga nga po ay alam ng ating hairdresser na tayo ay nagpakulay na kung mga 3 months ago, di ba? Yan, 6 months ago. Mahalaga po yan na alam ng ating hairdresser na gagawa sa atin. Ipaalam natin kung bawa ito ay ganito, blonde, tapos bigla mong initim. Kasi guys, kung ito ay ganitong kulay, tapos bigla mo siyang initim, so akala ni hairdresser talagang natural na black ang hair mo. Pag yan po ay inapplyan ito ng gamot na pang-riban, ay malamang po sa malamang talagang maaaring ito ay makinky, or kung hindi man po, kung hindi maagapan ng hairdresser, makakalbo po talaga. Pag ganito na po yung kalay itong ating hair, no? Yeah, so kailangan po alam. Pero maiiwasan po yun ha, maiiwasan kung alam ng ating hairdresser na tayo ay galing sa plant, tas initim natin para alam ni client kung dapat ka pa bang i-riban or hindi. I-riban na rin ay sa ayon sa aming mga training ay 11 years old, pwede na po siyang i-riban, no? Kasi ang ribanding naman po, ang tamang proseso ng pag-riban ay 1 inch away from the root. 1 inch, ganyan. Away from the root po, hindi namin nilalagyan ng gamot, no? Kaya naiwasan naman po yung pagkakalbo. Kaya lamang kung may napapanot, nakakalbo sa pag-riban, kasi minsan may mga hairdresser na nalagyan yung part ng anit na sagad yung gamot, hanggang sagad nalagyan ng gamot na pang-riban, yung number one, no? At napabayaan niya ng mga 30 minutes. Siyempre, yung ating anit nga po, yung scalp natin ay mainit po yan. Sumisingaw po, di ba, mainit ang ating scalp. Tapos, nadikit doon yung gamot ng pang-riban. So, may tendency po talaga na napupuknat po. Yun po yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng puknat pag nagpapariban, no? Yung ganong nalagyan yung anit ng number one na pang-riban. So, kailangan talaga 1 inch away from the root ang paglalagay ng riban, pang-riban ng number one. Okay? So, yun po ang mga dapat tandaan bago i-riban. Dapat ay alam ni client, ni hairdresser kung tayo ay galing sa kulay, galing sa blonde, tapos intim natin, no? Kasi nadadaya po yung ating mga hairdresser, akala nila natural color yung buhok ni client, yung pala initim niya lang. So ngayon pag-apply ngayon ni hairdresser ng number one ng pang-riban, kaka-apply lang niya, nagbagsakan na sa baba yung buhok. So kasi hindi tinanong ni hairdresser si client kung kung anong ginawa previous sa hair. Ganun din si client din, hindi rin nagsabi sa hairdresser na siya ay nagaling sa blonde, galing sa bleach, at initim niya yung buhok niya. So, ayun guys, sana naman ay may natutunan kayo sa aking video for today para maiwasan po na tayo ay maiwasan hindi masira ang ating buhok pag tayo ay nagpariban. Yun naman po ang natin mga dapat tandaan pag tayo po ay magpapariban. Nakakaranas ng paglalagas ng buhok, ayan, kung ang paglalagas ng ating buhok ay 100, mga 80 to 100 a day na piraso, kung ganun lamang yung nalalagay sa ating buhok araw-araw, normal lang po yan sa aming mga training, normal lang po na nalalagasan ang ating buhok ng mga 100 pieces kasi nagpapalit naman talaga guys ang ating buhok, no? Nagpapalit talaga yan. Kaya kung mapapansin nyo, maraming bagong maliliit na tubo kasi kailangan din naman magpalit ang ating buhok. At kung yun namang buhok nyo ay konting ganyan nyo pa lang, sumasapit na sa kamay, ayan, tingnan nyo guys, ayan, inihila ko na yan, ha? O, ayan. Inihila ko na yan, makapit ang ating buhok. Pero kung kunting ganyan nyo lang, kunting ano nyo lang sa kamay nyo, nagsasamahan na talaga yung buhok nyo, kunting suklay nyo, ang dami nang lalalagas, eh iba na yon, di ba? Or sa higaan nyo, pag-ising nyo, talagang naglalagagan na. Sa iyan, sa mga bagong panganak naman, minsan, depende rin, ano, kasi ako may mga nariban na rin ako ng mga client ko na matatagal na bagong panganak pala, mga 3 months. Tinatanong ko muna si client kung naglalagas ba ang hair niya. Pag sinabi niya na hindi naman at makapal naman ang kanyang buhok, wala naman siyang problema sa kanyang sa paglalagas ganyan kahit bagong panganak siya. So naririban ko naman yan guys, wala naman nagiging bad effect sa client. Pero pag naglalagas talaga, pag sinabi niya na malakas maglagas, so yun guys, hindi ko na muna siya niririban. Sabi ko mga siguro mga after a year yan, pwede na yun. Tapos sa mga buntis, sabi naman ng sabi sa ano, hindi daw pwedeng iriban pag buntis. So yun, para iwas na rin guys, talagang wag na muna, di ba? Pag buntis, wag na muna, hintayin na lang makapanganak. Anyway, 9 months lang naman ang pagdadala ng ating baby sa tiyan, no? So, pagkapanganak at wala naman problema, hindi na maglalaga, so pwede na lang tayo saka na tayo magpariban, guys. Ang ating maisasagot sa mga nagtatanong kung nakakasira nga ba ang riban sa buhok. So, para sa akin naman, guys, hindi naman kasi, di ba, huwag lang talaga yung bugbog na sa mga chemical yung hair natin. Yun talaga, lalong masisira ang buhok, no? Pero pag mga virgin hair naman,
At gusto naman natin na maging maayos ang ating buhok, 'di ba? Kasi isa rin 'yan sa nagpapaganda sa ating mga kababayan, 'di ba? Yung maayos ang ating buhok, 'di ba? Paano natin mailulugay ang ating buhok kung kinky siya, 'di ba? Kung buhaghag na, kinky na, 'di ba? Tapos may mga kabataan na maraming kuto. 'Yan, solusyon din 'yan, guys. May mga kabataan na grabe ang kuto talaga pag binulatlat mo ng ganyan ang hair nila, namumutik-tik yung mga alam mo, parang may palamuti yung kanilang buhok dahil sa lisa, 'di ba? May mga ganyan ako nga na-experience sa mga kabataan, no? Yan, makakatulong din, guys, ang pagpapariban kasi namamatay sila talaga sa init ng plancha. Siyempre, napakanipis niya, parang papel lang ang pagbuhos. So talagang mamamatay talaga ang mga kuto nila sa init ng plancha na yan. Ewan ko na lang kung anong klaseng kuto sila kung hindi sila mamamatay sa plancha. So ayan, guys, kung mga kabataan kayo dyan na talagang problemado sa kuto, na kahit anong nilagay nyo sa ulo nila, hindi pa rin mamatay-matay ang kuto, ayan, pariban nyo, guys. Ayan, yan ang maano ko, talagang maubos yung mga kuto na yan, no? Hindi yan makakaligtas. Ayan. Pati yung mga lisa na nakakapit sa buhok, dahil yung lisa talaga, guys, sa buhok talaga yung nakakapit, chugi talaga yan, para ka nagpiprito ng isda. Tigwagan yun, lumalagatik pa yun habang tinatamaan ng planche, oh, para ka nagtitiris talaga. So ayan, guys. So ayan, guys, ang aking maipapayo, ang aking mga tips at ang kasagutan sa mga nagtatanong kung nakakasira ba talaga ang pagpapariban. So ayan, guys, hindi naman siya nakakasira talaga, guys, kundi nakapagpagdagdag ganda sa ating mga kababaihan. Diba? So ayun lang, alamin lang natin at maging honest tayo sa ating mga hairdresser para maiwasan ni hairdresser na hindi machugi ang inyong hair. Ganun din lang tayo mga hairdresser na kagaya ko, bago gawin si client, mag-ano muna kayo, mag-usap muna kayo ng masinsin. Diba? Pagkaroon muna kayo ng tanungan, diba? Question and answer muna bago mag-umpisa. Ayun, guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa aking video for today. Sana ay nawala ang inyong kaba. Ayan, yung iba kasi mga kabado pagdating sa pagpapariban, natatakot, di ba? Ayan, yun lang naman, guys. So, thank you, guys, for watching at sana ay nag-enjoy kayo sa mga kagaya kong hairdresser at maging ano lang tayo sa ating mga client, no? Maging honest lang din tayo sa ating mga client at pagkaroon tayo ng magandang relation para patuloy natin silang maging kasama hanggang buhay pa ang buhok. Charot. And joke lang yan, guys. So, ayan, guys, thank you for watching at kung bago sa aking channel, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. And don't forget to smile. Enjoy life and God bless to all. See you next time.